Magandang umaga, mga ka-BFPix. Narito po kami ngayon sa Quezon Memorial Circle upang kapanayamin ang ating espesyal na panauhin. Ngunit ano nga bang paksa natin ngayong umaga? Aha, pandemic holiday. Paano mo ipagdiriwang ang iyong Pasko sa kabila ng banta ng COVID-19? Paano matitiyak na habang kapiling ang mga mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan, ay safe tayo mula sa COVID? Ilan lamang yan sa mga katanungan na ating tatalakayin ngayong umaga. Ako po si SFO1 John Edward Acquiat at FO3 Novain Joy Sena mula sa Bureau of Fire Protection, Quezon City. Sa ngalan ng Bureau of Fire Protection, Quezon City, sa ilalim ng pamumuno ng aming butihing District Fire Director, Senior Superintendent Gary R. Alto, kami po ay naririto nagpapaalala na lagi po tayong maging ligtas mula sa sunog at sa anumang uri ng sakuna. Hindi lang sa sakuna, partner, kundi pati na rin sa nakakahawa at nakakatakot na COVID-19. Tama ka dyan, partner. Ngayong umaga, narito tayo upang magbigay kaalaman, hindi lang tungkol sa sunog, kundi kung paano din ba nating gawing ligtas ang ating sarili mula sa nakakatakot at nakakahawang sakit na COVID-19 nitong parating na Kapaskuhan. Bilang pagtupad sa programa ng Bureau of Fire Protection na Offline Ligtas Pamayanan, kami po ay naririto para patuloy kayong paalalahanan at matulungan. Ako si SFO1 John Edward Acquiat. Ito po kasama ko si... Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa interview nito, Doc. Bali, we'll just go straight to the point, Doc. Bilang head po ng Epidemiology and Surveillance Unit ng Quezon City, ano po yung mostly na function po ninyo at saka yung department po ninyo? So ang CESO, o siguro madalas yun ang naririnig yung CESO, City Epidemiology and Surveillance Unit. Siya kasi yung nagme-maintain at nagpapatakbo ng disease surveillance sa ating syudad. So siya yung mga nagbabantay dun sa mga sakit na nakapahawa na pwedeng mag-cause ng outbreak, epidemic, at in this case, yung pandemic na ano, sa COVID-19. Frustration ay unti-unting napalitan ng lakas ng loob, no? Kasi nakikita namin na mayroong pag-asa. Meron tayong pag-asa na madipit itong pandemic na to at mayroong suportas na nagaling sa ating mga political leaders. Manidok, despite nga po sa nabanggit nyo kanina na parang caught off guard po kasi tayo nung pagka-outbreak po, Doc, di ba? So, despite all of those unpreparedness, Doc, saan po kayo humugot ng motivation para magpatuloy po kayo magsilbi sa Quezon City, sa ating bayan? Yung ang expertise ko kasi ay to prevent and control ang isang outbreak, ang isang epidemic, at this time ay isang pandemic. No? So dyan, based dyan yung aking kaalaman sa pag-solve sa ganyang problema. Ang lakas ng loob ko ay nagmumula dun sa suporta din na binibigay ng ating lokal na pamahalaan. No? Kasi sinusunod ng yung mga recommendations natin ay nasusunod. And then binibigyan ako ng mga suporta para magawa yung mga gusto natin gawin. Ano po yung mga best practices na nagawa natin ng department po natin ng Quezon City? Kung kaya nakarating po tayo dito sa point na to na andito nga po tayo sa mababang kaso ng COVID-19 sa Quezon City? Una-una, yung makaka-respond ka po sa COVID, kailangan maayos yung data. So from the collection hanggang yung analysis ng data para magawa na maayos yung contact tracing. So yun yung unang sa tingin ko ay we can be proud of na natatandaan nyo nung last year, no, nagkakatulo ang lokal na pamahalaan at ang Department of Health kasi kalahati nung kaso mo na kailangan mo i-contact trace, wala man lang address, wala man lang telepono, gano'n, di ba? So we work with the Department of Health and to make sure, tsaka yung mga partner natin dito sa Quezon City, to make sure na yung kompleto yung kanilang informasyon na nakukuha. So yun ang una natin ginawa. And then, para nagawa natin na maayos yung contact tracing. So yun, yung isang pinaka, I think, the best na nagawa natin, na shorten natin yung period kung saan
ng isang tao ay nagka-sintomas at yung period na na-contact trace or nag-isolate siya. Ito nalalapit po nakakapaskuhan, Doc. Siyempre ngayon po yung alert level po natin is 2 po. And then meron pong sinasabi na magiging alert level 1 na lang po tayo sa December 1. Sa tingin niyo po napapanahon na po ba ito? Ano po kaya magiging epekto nito sa kaso po ng COVID? So, alert level 1 ay magbibigay ng wala na halos restriction, no, sa paggalaw ng mga tao. Ang nakakapagpataas ng kaso ay pagka ang mga tao ay hindi sumusunod sa minimum health standard. Ibig sabihin, kahit nasa alert level 2 tayo, kung ang mga tao ay hindi sumusunod sa minimum health standard na sinasabi natin, ay tataas yung kaso. So, ilipat mo to sa alert level 1, ganun din siya. So kung nasa alert level 1 tayo at lahat naman ng tao ay sumusunod sa pag-face mask, sa paglugas ng kamay, sa pag-social distancing, so kahit gumagalaw tayo at lumalabas yung mga tao ay minimal na rin yung risk. Ano, mag-pastok lang po tayo do. So Christmas po or New Year? Ay, Christmas na po. Kung ano sir, where do you see yourself sa Christmas po? Sa pamilya? Trabaho? Pamilya siya po. Lockdown po sir or bakasyon? Bakasyon. Turotot po o paputok? Turotot. Indoor po or outdoor? Outdoor. So, yun lang po, Doc. Maraming salamat po for having you with us today. Maraming salamat po sa naibahagi po ninyong kaalaman. Hindi lang po sa Quezon City, kundi pati din po sa Bureau of Fire Protection. Napakalaking bagay po nitong oras po na inalat po ninyo para sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po. Gusto ko rin magpasalamat. Ano? Hindi pa ako nagkaroon ng chance magpasalamat sa Bureau of Fire. No? Kasi nung nagtawag tayo ng additional tulong para sa mga contact tracing effort natin, isa sa mga responde agad ay nagpadala ng mga tao ay ang Bureau of Fire, no? So natatandaan ko yun last year, no? No one wants to join us. Isa sa mga nagpadala ng mga tao ay mga taga Bureau of Fire, mga nurses natin sa Bureau of Fire. So nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng Bureau of Fire Protection for helping us in our effort sa contact tracing, no? So at ano naman kayo, natulong ng suporta ng CESU sa lahat ng gawain ng Bureau of Fire. So maraming salamat. Salamat din po.